Welcome back to my channel. So, today is March 7. Kahapon po is March 6. And sa mga close po sa akin, alam po nila na birthday ko po. So, I would like to say thank you po sa lahat-lahat na nag-greet sa akin yesterday. And sa biyanan ko po, si Mami Gloria Paciente. Maraming thank you, Mami. Tumawag ka talagang gabi na. So, salamat po sa pagbate. And sa lahat po ng friends ko, family, and sa dalawang anak ko, and si Daddy, Daddy Buds, thank you, salamat sa lahat-lahat. And sa lahat ng mga hindi pa bumabate at saka hindi pa nagre-regalo, pwede pa akong tumanggap. Alam na. So guys, welcome back to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. NHV Varias. Search mo yan sa YouTube. So guys, i-discuss ko lang kasi sa inyo ngayon, how to shop online. So, kapag nagsishopping tayo, di ba, online, alam naman natin na merong tayong dalawang pwedeng pilian na online shop, yung Lazada and yung Shopee. So, paano nga ba natin malalaman kung legit yung seller? Is this authentic? Is this legit? Is this original? Is this available? So, para po natin malaman tayong sa mga buyers po, para po natin malaman kung legit ba ang kinukuhanan natin online, first, i-check nyo po yung profile niya. So, kung like sa Shopee po, i-check nyo po yun kung may nakalink account siya, like sa Facebook or sa Instagram, check nyo po yun. Like yung sa akin po, sa shop ko, Nancy H. Varia, so, nakalink po siya sa Facebook account. So, makikita nyo rin po yun kung ano yung Facebook account, kung legit siya. And, meron naman po doon na, for example, magpe-place order po kayo, makikita nyo naman po yung address ng seller doon once na nakapag-place po kayo ng order. And, kung may Facebook account siya at nakalink po doon yung kanyang Shopee account or Lazada account, matcha-check nyo naman po siya if lagi po siya naka-online. Then, second po, guys, tingnan nyo po yung reviews and comments sa shop ng seller. So, mula po doon, makikita nyo naman kung okay po yung mga nakuha nila. Sa mga reviews pa lang, makikita nyo naman kung nagbigay sila ng rating na 5 star o 4 star o 3 star. Kasi, meron din po kasing nangyayari na nagre-rate sila ng mababa, but they got an authentic item. I don't know, siguro parang trip lang nila. So, or mababa lang din talaga sila mag-rate sa mga sellers. So, that's fine. As long as wala naman po silang paninirang ginagawa sa item nyo. So, sa mga comments lang po kasi, makikita nyo na if maganda po ang mga reviews and comments na binibigay po ng mga buyers sa mga sellers. Like sa shop ko kasi, marami pong naggustuhan yung mystery box, but meron din po talagang hindi po talaga grateful, so talagang meron din po talagang mga negative comments. But makikita nyo po doon na mas marami pa pong magagandang comments kesa sa mga negative. Third, check nyo po yung profile if meron pong dispute and return. So, kung meron pong dispute and return icon, pwede nyo po kasi siyang i-return. Halimbawa, hindi naman sa dissatisfied kayo or meron pong nabasag sa item nyo. So, i-check pa din po, i-update po kayo ni Shopee if possible po yun. Kasi sometimes, like, meron pong nangyayari na hindi po kasalanan ni seller. Like, ang seller po will never pack your items improperly. So, wala po talagang seller na gugustuhin na mabasag o masira ang item pagdating po sa mga buyers. So, ang mga sellers po, talagang pinapack po nila yan na mabuti. Ngayon, kung halimbawa po, like for instance, hindi po talaga kasalanan ni seller. So, courier po ang may kasalanan kasi of mishandling the items. Pag ship po sa inyo ni seller, maayos po yung item. Pero, pag on the way, may nangyari, let's say,
possible kasi na malaglag yung item, maapakan, magulungan ng sasakyan o motor nila. So, ang masakit lang po kasi is talagang wala pong pananagutan ang courier. So, masakit po talaga yon sa mga sellers na mangyayari ang ganong scenario. Kasi nga, minsan, may mga buyers na nagagalit po talaga sa sellers, which is normal kasi nga, syempre, nakita mo yung item mo, binayaran mo, then pagbukas mo, basag. Pero, wala naman pong, wala naman pong usapan na, or problema na hindi naaayos kung nag-uusap po kayo. So, seller and buyer, mag-usap na lang po kayo para matapos po yung ating problem. Then, the payment method. So, may mga methods po naman kasi ng payment options, like kung COD yan, kung dapat muna siyang bayaran sa mga remittance centers like LBC, Cebuana, ML Juvelier. So, marami po yan. So, kayo na lang po ang mamimili kung paano po ninyo babayaran ang isang item na in-order nyo po online. So, sana po makatulong po yun. Paano nyo po malalaman kung legit yung seller? So, kung halimbawa po, diskumpiyado pa rin po kayo, meron naman pong details na nilalagay ang bawat seller, like yung mga, ano niya, cellphone number, landline number. So, much better po, tawagan nyo po sila and inquire nyo po. Kausapin nyo po si seller kasi mula dun po, pag nag-uusap kayo, you will know kung talagang legit naman po yung seller at hindi po tayo maloloko. As a seller naman po, on my part, bale, meron din po kasi nagtatanong sa akin, is this legit? Is this available? So, kung paano nyo po malalaman kung may available item, i-click nyo lang po ang post para po makita nyo yung mga details doon. Para po hindi na rin po kayo mahirapan, halimbawa, si seller po is unavailable, hindi po siya naka-online, like halimbawa may umalis siya or may inattend lang siya na mga household chores. So, hindi po kasi kaagad-agad makakasagot si seller. So, much better, kung meron po kayong contact number niya, tawagan nyo po. Kasi meron naman po dun eh, like sa Shopee, meron naman po. So, kasi on my part, as a seller, yung mga buyers, meron din pong info dun. So, in the event na hindi po sila makasagot sa mga chat ko or messages ko, tinatawagan ko po sila. Tanong din po kasi sa akin, seller, bakit po yung binibenta nyo is mas mababa kesa sa SRP, like sa malls. Ngayon, peke po ba yan? Ngayon, ang sasabihin ko po, lagi ko po kasi sinasagot, hindi porke mababa ang price, is peke na. Kasi, maaari pong nabili yan ng seller ng mas mababang price sa mall, no nag-sale sila. Then, marami po si seller na binili. Para naman, in the event na hindi na po sale yung item sa mga kiosk or sa mga mall, meron pong item si seller na pwede niya pong ibenta at dun po siya magpa-profit. So, wag naman po nating isipin na porke mababa yung presyo na binibenta ng seller is peke na. That will be very unfair para sa mga sellers. So, guys, sana nakatulong ako para malaman nyo kung paano natin malalaman if ang isang seller or isang shop ay legit. One, check mo yung profile niya. Okay? Then two, check mo yung reviews and comments sa shop niya, yung mga nakabili na po sa kanya. And three, check nyo kung merong dispute and return para sa mga items. And fourth, yung payment method niya po. So, sana, I hope this will educate us, yung iba dyan, na ano, sana po itong video na to will educate and enlighten yung iba po na medyo takot mag-shop online sa mga online na platforms natin, like yung mga Shopee, Lazada, Zalora, and iba pa. So, sana po, itry din po natin sila. Thank you, and have a good day. Bye!